Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayong lahat? I hope you're having a great day. Ito na ang Town Hall 11 Attack Guide. Tara, laruin natin to. Let's go! Okay, so ito yung mga army na gagamitin natin. So, siguro kung mapapansin ninyo, sinabi ko kanina sa intro na ito po ay attack guide instead of farming guide. Kasi sa totoo lang, itong mga attack strategies ito ay pwedeng-pwede nyo na rin gamitin sa war. Yes, siguro walang super troops dito sa kahit anong mga army compositions dito. So pwede nyo palitan yung wall breakers ng super wall breakers or pwede nyo tanggalin yung wall breakers. Depende sa kung ano pong gusto ninyo. No? So, pero ngayon magfo-focus na muna tayo on sa farming kaya tayo nakaganito. So tara, una natin susubukan is yung Icy Go Witch. So ito nga po yun. Meron po, naglagay po ako dito ng 8 na wall breakers kahit na meron tayong log launcher dito. Pero tandaan natin na ang log launcher ay hindi naman talaga walls ang focus niya, kung hindi yung mga buildings na madadaanan ng mismong log. Yun po ang kanyang goal or yung target niya. Kaya sige, tara, hanap tayo ng Town Hall 11 na pwede nating makuha dito. Tandaan nyo, yung mga attack sa to will work only with Town Hall 11, yung kalaban yung Town Hall 11. Siguro pwede sa Town Hall 12, gagawa tayo ng separate video sa mga mismatch battles in the future. Kaya tara, hanap tayo ng Town Hall 11 base. Okay, so ito na yung Town Hall 11 base at ang maganda pa dito, million yung loots niya. Pero syempre, dahil tayo max Town Hall 11 na, hindi natin kailangan talaga yung loots. Pero syempre, we are attack demonstrating, kaya gagawin natin ito. So ang first goal talaga ito is makuha natin yung mga Inferno Towers. Luckily, yung Queen ay malapit na sa Inferno Tower, kaya pwede natin mapatay or ma-eliminate yung queen na yan kasama ng Inferno Tower to. So, hintayin lang natin si queen na makaikot doon sa may Inferno Tower. Just take your time, take your time. 4 lightning spells lang, okay na yan. Tignan natin. Hintayin si queen. Lapit pa, queen. Lapit pa. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Isang earthquake. Okay. Tapos dito tayo sa kabila ulit. 1, 2, 3, 4. And that's it. Yung log launcher kailangan itatapat ninyo mga boss sa ano sa Eagle Artillery. So dapat doon nakatapat ang ano ang log launcher natin. So lagay natin yung golems, ice golem, mga witches. Yan, lagay natin yung log dito. Lagay tayo ng wall breakers, pero yung wall breakers ay medyo nagiwahiwalay. Pwede na yan, sige. 1 2 3 4. Okay. Dito ulit. Okay, lagay natin yung heroes, queen, to. Yan. Then, i-reserve lang natin yung few troops natin dito para meron tayo pang clean up dito. So, ganyan, lagay tayo dito. And, ang importante dito, maprotektahan ninyo yung log launcher. Kung wala naman tumitira sa kanya, unnecessary nang gamitin kaagad. Pero ito, since lumabas na yung bantay, lagay natin dito yung ano. So, lagay natin yung rage. Kasama na si King doon. Valkyries doing their job. Pero mukhang mamamatay din sila dito. Pero okay lang yan. Natin, meron pa tayong ice golem na dalawang nandito sa gilid. Queen at 1,000,000 skeletons na galing sa witches ay napakarami pa. Grabe. So, ang magiging problem siguro natin dito is yung X-Bow. Tatlong X-Bow yung haharapin natin dito. Pero buti na lang is si King buhay pa. So, kung sakaling merong tao dito, yung CC troops, ilagay nyo lang naman yung poison spell lang. Sige, tayo dito ng mga tingnan natin yung expo nga magiging problem natin dito. Come on. Marami pa naman yung witches, so may chance pa tayo dito. Siguro gamitin natin ability ni queen para mag-change target na yung mga expo. Gamitin na natin yung ability ni king para mapabilis na tayo dito, para makatulong na rin sa pagpasok ni queen. And that's it. That's a 3-star from the Icy Go Witch for Town Hall 11. Okay, so ito po yung E-Dragon attack. So, minsan pwede ito nung walang siege machine, pero mas maganda talaga kung meron. Kasi minsan pagka wala siege machine, namamatay kagad yung mga E-Dragons, tapos hindi nyo na nakukuha yung Town Hall. Pero it works with Battle Blimp, Stone Slammer, even yung Flame Flinger ay uubrayan din dito. So, try natin maghanap ng Town Hall 11 base. Tara. So, tignan natin yung sweepers. Yung sweepers ay nakaturo din. So, pwede tayo umatake from this side. So,
ako yung style ko ay gusto ko lumulusob away from the sweeper. Meron mga gusto nila ay malapit sa sweeper. Pero subukan natin. Sige. Subukan natin agad malapit na agad sa town hall. Para makuha na agad natin yung town hall. No? Sige, subukan natin. So, siguro funnel muna tayo. Get si King and si Queen dito sa kabilang side. Get yung E-Dragon dito. Dalawa na sila. Get dalawang E-Dragon. Then, okay, get yung E-Dragons dito. Saka yung balloons. Ito. Get yung kagad natin dalawang bridge na agad. Cattle blimp. Freeze. Okay. Ability. Freeze ulit. Freeze tayo dito. Napakaraming traps. Okay. Okay. Freeze ulit. Hopefully makuha natin to. Meron pa bang threat? Meron pang threat eh. Meron pang explode dito. Baka madali pa tayo na to. Okay. Yung explode kasi masakit talaga eh. Yun ang parang weakness ng E-Dragon. Okay. Kasi ano pa kaya to? Tignan natin. Yan. So yung dragon kumakapit. Okay. Yan din talaga no. Mabilis yung attack, mabilis yung attack. Nagmumukha lang siya mabagal pero mabilis naman siya. Mabilis siya. Man. Oh! Oh, magda 99 pa tayo dito ah. Okay. 99 nga. Tignan natin isang beses pa. At least nakuha natin yung loots. Sabay. Okay, so ito po yung E-Drags with the Flame Flinger naman. Yung Flame Flinger ay pang-funnel natin yan. Kaya sige, tignan natin. Hanap tayo dito ng Town Hall 11 ulit. Kaya tara, let's go. Tapusin lang natin to. And okay. So, pili tayo ng spot na pwede natin mapasukan itong... So, siguro pwede tayo maglagay dito ng Flame Flinger. Dito. Select yung Flame Flinger siya. Let them take that side. Tapos, King and Queen dito. Then, lagay natin yung ating E-Dragons dyan. Saan ng 1 million balloons. Yan. Then, reach carry up sila. Okay. Base lang natin to. Ability. Reach again. Yan. King. Freeze again. Freeze again. Okay. Then, freeze again. Freeze lang. Yung ano heals po, pwede nyo gamitin sa E-Dragon, pwede nyo rin gamitin sa Hog Riders na lalabas sa Flame Flinger. So, siguro lagay nila sa E-Dragons kasi sila yung medyo alangan nila dito. Actually, yung Flame Flinger still doing a good job dito sa pagpa-funnel. Nice yun. Mukhang mas okay to kaysa doon sa Battle Blimp. Kaya, tignan natin. Kayo, sa tingin nyo, ano mas okay? And yun. So, na-finish up natin yung base with that. Kasi sa kanina, no, parang ito, naging maganda yung ano eh. Yung funneling natin. Pero yun. So, ang ano talaga, ang key talaga sa E-Dragon is funneling muna para gigit na talaga yung inyong mga E-Drags. Plus, kailangan talaga ma-freeze ninyo yung dapat ma-freeze na defenses para hindi agad mamamatay yung mga E-Drags. Okay, so ito po ang ating susunod na attack, ang Queen Charge Hybrid. So wala tayong super troops dito. So pero kung gagamitin niyo po ito for war, mas maganda talaga meron kayong super wall breakers para talagang basag yung wall na papasukan ng queen. So tara, try natin ito. Okay, ito. So ito po yung Town Hall 11. Ang lagi kong nire-recommend is kailangan kapag kayo ay magki-Queen Charge Hybrid is makukuha ninyo yung Clan Castle troops. So maganda dito dahil magkalapit na yung Clan Castle at yung
yung mismong town hall. So, punta lang agad tayo doon. So, maganda rin dito. Minsan may sneaky goblins kayo. So, para pa rin yung sneaky goblins to. Pero, sige, since nandito na tayo, eh, kunin na natin yan. Lagay tayo muna ng, siguro si Queen. Yan. Wala naman lang may CC troops niya. Ito yung baby dragon natin doon para maset yung funneling. Lagay tayo ng konting balloons para makapag-trigger ng traps para hindi mamamatay yung ating healers. Importante yung healers dito, kaya yun natin. Okay, so hopefully si Queen ay pumunta sa, may band, sa baba para makuha niya dito yung town hall. Lagyan siya ng rage spell para medyo mabilis na. Okay, sige. Yan, makukuha niya yung town hall dito. Okay. So, let her do her thing. So, natin na natin. Yan. Kukuha lang natin. Okay. So, pagdating dito, si Queen ay bababa yan. No? So, pwede ilagay yung King natin dito tsaka yung Siege Barracks para yung ating Miners and Hog Riders ay pupunta dito sa gitna, pataas. Ganun, okay? So, nakita nyo yung patting. May patting tayong ginagawa dito. So, yan. So, tignan pa rin natin. Lagyan siguro si King at yung Siege Barracks. Lagyan na natin siya dyan. Lagyan tayo ng few troops here. Rage ulit natin si Queen. Yan. Tapos, lagyan natin yung Miners and Hog Riders. Natin to. Lagyan natin yung Wallbreaker doon. Lagyan sila lahat na. Lahat na. Yan, poison natin si Queen. Yan, so makakapasok si Queen dyan. Yan, nice. Okay. King, gamitin natin yung ability niya. King spell tayo dito sa may taas. Freeze natin yung mga masasakit na mga multi-inferno towers na yan. Then, gamitin natin yung ability ni Warden para maprotektahan pa yung mga troops natin. Lalabas na rin yung ating CC troops from sa ating yung sa ating CC, sa ating Siege Barracks. Yan. May rage spell pa tayo dito. Rage na rin natin sila. Then, lagay natin yung few pin-up troops. And, that's it. Yun. So, sana nakikita nyo yung patting na ginagawa ko, no? Basta kailangan talaga yung funneling. Importante yan. Hindi lang basta sa farming, pero, ano eh, ang maganda kasi dito talaga, binibigyan tayo ng pagkakataon ni Supercell para bang mahasa natin sarili natin na palaging maka 3-star. Kaya talaga, ngayon, when farming, gamit na kayo ng full troops gaya na to. Okay? Ngayon, subukan natin sunod is yung mass miners. Ito yung isa sa pinakamadali talagang attack sa buong COC. So, tignan natin kung ano magagawa natin dito sa mass miners mamaya. Meron pa rin tayong flame flinger doon to set. No? So, yeah. Tignan natin. Tapusin na natin ito. And that's, yan po yung, ano, yung Queen Charge Hybrid. And that's it. So, kung merong CC troops, lagyan nyo lang ng, ano, ng poison spell, makukuha na ni Queen yun. That's it. Okay, so ito na po yung mass miners. Nilagyan ko po siya ng konting baby dragon para makapang-funnel natin. Para medyo mas masarap lang gamitin. Yeah, try it. Try natin. Okay, so ito. So, mass miners. Ito nga isa sa pinakamadadaling attacks dito sa COC. So, try natin i-drop muna dito yung, ano, yung flame flinger. So, maganda dito kasi, siguro lagyan natin yung baby dragons here and here. Then, lagyan natin si flame flinger here. So, then, para mas masaya pa, lagyan natin si King at si Queen dyan. Then, tsaka natin ilalagay yung miners ng ganito lang, guys. Yan. Slayin nyo si Grand Warden. Yun, kahit nga wala kang Grand Warden dyan, pwede. Heal. Yung heal natin. May naman ba sa CC? Which is good. Nice na nice yan. Okay. Heal ulit. Wish natin sila. Queen. Okay. Ability. Okay. Tignan natin. Parang naging value wala yung heroes. Mas okay pa rin yung miners lang yun. Okay. Yan. Maganda yung meron touch talaga ng flame flinger. Parang nagiging mas masaya yung attack kesa yung boring na basta miners na sihintayin mo na lang maubos yung base. Masaya yan.
Pero pwede talagang wala. Pwedeng wala yung ano, yung siege machine dito. Kung kayo pa for farming, pwede rin, actually pwede rin sa war ito. Sa war to, pwedeng sa war ito. Yan. So hindi pa bumubukas yung ano, yung flame flinger natin, pero okay lang. Hintayin natin. Ang ganda na pagkaka-heal ko doon, ah. Walang tinamaan ni isa. Yan. Oh, may bomba. Dapat doon ko nilagay yung ano, flame flinger, yung ano, yung hog rider, at si flame flinger na lang ang natira dito. Yung flame flinger pa na iwan nino, tapos yan, buksan na natin yan, and yung hog riders na ang bahala dito. Tingnan natin kung kakayanin pa ng hog riders yan. Yan. Actually, medyo naging lousy lang ako sa pagda-drop kasi talagang wala lang. Basta drop lang ako ng drop, pero talagang makukuha at makukuha pa rin yan. No? So, palagay ko you can do a better job than me kasi ako wala yan. Medyo naging lousy lang. Pero at least you get the idea kung paano nga po gamitin yung mass miners na yan. So, talagang spam attack lang po siya. Pero I don't recommend na palaging itong attack ninyo kasi hindi kayo matututong umatak. Okay? Okay, maraming salamat mga boss. Yun nga po yung Town Hall 11 attack guide. So, pwede nyo po itong gamitin sa during the war or during farming. Kayo na pong bahala. Kayo, ano po mga suggestion ninyo mga attacks? Kung gusto nyo po makita yung may super troops, gagawa po tayo ng separate video about it. Maraming salamat sa patuloy na suporta mga boss. Naway, subscribe kayo sa YouTube channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. Follow nyo rin po ako sa ating Facebook Gaming, that's EXG Boss LA. Follow nyo po ako sa TikTok, Boss Laser 19. Maraming salamat mga boss. This is your Boss LA signing out. Good day and God bless you all. Alright!